ilong mga ka free range. So ang nakikita nyo video ay itlog ng Bengala. So napakarami na nila at wala tayo ngayong mapalik maglilimlim kasi wala pang naglimlim na pabo at manok. So dahil hindi natin afford bumili ng mga incubator na binibenta dahil sobrang pricey nila, gagawa tayo ng sarili nating DIY incubator na nangyari sa styrofoam. Ayun na nga mga ka-free range, dahil ang ating mabinggala ay tatlong inahin ang nag-iitlog, tapos ang dami na nilang itlog ngayon dahil wala pang maglilimlim na pabo or manok. So kailangan natin magpa-incubate na lang. Kaso nung nag-inquire kami ng incubator ay masyado pala siyang pricey, so ito na lang ang ating gawin. So kailangan natin ng ating mga kailangan ay itong styrofoam, ito yung ating pinaka-incubator. Tapos itong ilaw 25 watts, tapos itong ang tawag dito extension wire, yung pag-aanuhan natin yung may socket. Yan kanina inasimbol ko ito. So bumili lang ako ng itong socket ay 25, tapos 15 yata itong pang-plug. So ito namang humidity at saka temperature clock. Yun lang. Yung glue pang ano natin dun mamaya sa butas, pang paste natin para hindi walang singaw. Yan, start na tayo mga ka free range. Isusuot ko muna itong wire, nalimutan ko, so ipapasok ko muna itong wire, tapos ikabit ko na lang ulit yung sakit dun sa loob para hindi magkaroon ng malaking singaw. Kayo po ayang diskartehan nyo na lang kung paano nyo ipasok yung ano, yung plug ay yung sakit, yung lagayan ng kabitan ng ilaw. So ako ay tinanggal ko uli para ma-ishoot ko dun ng hindi ganun kalaki yung singaw, yung paglalagyan ng ano, ng bulb, yung pang tawag dyan, yung basta yung lagayan ng ilaw, yung kabitan. Yan, naipasok ko na. So, bali kakabit ko na lang ulit. Kasi ako rin lang naman ang nag-assemble nito eh. Yan. Gusto ko lang pong sabihin na hindi ako pro. So, first time ko rin itong gawin. Ang una ko nakita nito ay sa YT din, dito din sa YouTube din. Tapos nakita ko yung isang kaibigan, bata lang siya, isa lang siyang bata na gumawa ng kanyang DIY incubator. So far naman nakatatlong papisa na siya ng itlog ng manok. So naisipan kong gawin ko na rin lang nga, kasi wala nga kaming pang afford sa incubator na mamahalin. So nalimutan ko din sabihin guys, isa pala sa kailangan natin itong bualaw, yung ano ng palay, rice hull. So yan yung lalagyan natin yung pinakasahig para doon natin ilagay ang eggs. Kailangan natin markahan yung mga itlog para kapag magbabaliktad na tayo, hindi tayo malito kung saang parte natin ihiharap sa ilaw. So markahan muna natin, kahit ekes lang or kahit kayo kung anong ilalagay nyo. Wala ba tayong ano dyan? Marker? Mas magandang ano? Tagal naman ito yan. Parang di masyadong kita. X lang guys ang nilagay ko ha. Black, malakas yung tumingin ka. Ito na nga lang. Kung na ito, balik mo.
Ito, mas okay to. Okay guys, ganito lang, X lang, or kayo kung anong gusto nyong gawing marka. Ganyan. Basta makita nyo lang kung saang parte nyo ihaharap ulit pag ibabaliktad nyo na sa ilaw, sa harap ng ilaw. Ang atin pong eggs ay kapag 1 to 18 days daw, sabi nung aking friend na pinagtanungan ko, 1 to 18 days, mula paglagay mo sa incubator, 3 times a day mo siyang baliktarin. Pag 18 pa taas naman, 18 onwards, kahit 2 beses na lang, no, baliktarin. Okay, tapos na. So ngayon po ikakabit na natin. Ayan na, nilagay ko na rin yung temperature clock para ma-measure natin yung init. So ganun lang ang paglalagay. Oh, dapat kita mo yung marka guys para makita mo mamaya pagbaliktarin mo na siya na. Yun yung purpose sa marka eh. Ayun, tumaas na yung ating temperature. Kakalagay lang natin ng ano, pero tumaas na siya. Ang sabi nung ideal, sabi ng friend ko, yung ideal daw na temperature ay 37 to kahit 39 temperature. Degrees Celsius. Kahit 37 to 39 degrees Celsius daw. So, ito lang yung aking binabasihan kasi ito nga ay first time namin paggawa. So, dito lang kami bumabase. Kasi siya naman kasi guys, ang ginamit niya, ang nagawa niyang incubator, ay 3 beses na siyang nakapagpapisa. Kaya, positive na mahusay yung turo, nagturo sa akin. Okay, lagyan na natin siyang tubig for humidity. Okay, medyo masikip na pala, no? Dito na lang ito. Okay, kanina, naggumawa kami alas 8. So, ngayon po, ito na yung unang pag-ikot natin sa itlog. So, babaliktarin na natin sila guys. Tanghali na kasi. Kaya babalik na rin na natin. Ayan. Iharap nyo lang yung walang ekes o yung walang marka ninyo. So, ganun lang guys. Kasi simply, magagawa po ako ng update nito after 1 week or 2 weeks. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta ng aming DIY incubator. So, sana po may natutunan kayo guys. Please click the notification bell and subscribe button para maging updated kayo sa aming mga videos. Happy farming! Bye!